Ala, ano yun? May sumabog yata dun, ha? Ano yan? Sulong o ano? Oil field. Grabe, ha? Parang nuclear bomb, ha? Magandang araw ulit mga kalahi. Ngayong araw nga ay May 13 dito sa Alberta, Canada. Nasaan pangyayari ay mayroon pong naganap na wildfire kahapon at yan po ay ating nakita. Curious ako kung ano ito. Ako'y lumapit doon sa lugar na yun. Akala ko is forest wildfire, yun pala, e isa lang farm wildfire, no? So yun nga, based sa government ng British Columbia, the most common causes of wildfire is the lightning or unseen lightning that cause ignitions to create wildfire. Based naman sa Alberta, the most common cause of wildfire is ammunition, off-road, campfire, and the rest are arson. So yun nga, kung makikita ninyo, ganyang kalaking usok lamang yan, pero ang perwisyong dulot niyan ay napakalaki para sa mga mamamayan ng Alberta. Kaya nga naman, dito, konting usok lang ang makita nila is inaalarma na at iniikutan ng helicopter sa baba, lalo na pag ito'y nakikita ang usok sa kabundukan. Dahil nga, makatakot-takot na property damage sa naranasan ng mga taong nakatira sa kapaligiran. Kasi sobrang curious ko, nilapitan ko yung wildfire na nakita ko dahil ang akala ko, isa forest ito. Pero nung nilapitan ko, sa farm lang pala mga kalahi. Ayan o, kung makikita nyo, katakot-takot na usok na akala mo ay may pinasabog na nuclear bomb sa bandang lugar na yan. First time kong makakita ng ganito mga kalahi sa buong buhay ko at maka-experience ng ganito. At napansin ko nga ang dulot na perwisyo nito sa lugar dito. Napakapal na usok sa buong syudad at akala mo ay misto lang winter na kung saan ay pagi ang daan at halos di mo makita ang ibang sasakyan. So napadpad nga rin ako sa taas ng hotel dahil ako yung nag-deliver dito at nasaksihan ko ang dulot ng wildfire na ito. At yan nga kung makikita ninyo ay halos di na makita ang baba ng kalatagan dahil sa kapal ng usok na sanhin ng wildfire. So wala namang advice na ito ay mayroong epekto sa health rest ng tao pag once na na-inhale ito. Ngunit ang na-experience ko, ako ay parang hirap makahinga dahil nga sa mga abong kasama sa mga usok na kumakalat sa hangin na nalalanghap ng mga tao. May iba rin nakasuot ng face mask at may iba rin namang hindi. Ano ba ang aksyon na ginagawa ng gobyerno pag may mga ganitong insidente dito? So inaalarma nila ang buong mga residente at inaadvisan na lumikas or mag-evacuate sa lugar na kung saan mayroon silang isang area talaga at facilities na pinagdadala ng mga evacuees. Lalong-lalo na yung mga affected sa mga kalapit lugar na pen ng wildfire. So yun ang kagandahan dito. Mabilis ang responde ng gobyerno at mayroon kagad rescue. Di pa man totally summer, ang nakakalungkot is mayroon ng ganitong pangyayari. So yun mga kalahi, I hope ay may natutunan kayo sa video nito at naway nakapagbigay sa inyo ng kaalaman. Maraming salamat sa panonood ulit mga kalahi. Hanggang sa muli, kita-kits ulit tayo sa mga susunod kong kwento dito sa video. Maraming salamat, ingat mga kalahi.